Hello, brothers and sisters. This is Pastor Angelo Cantubo once again, and this is our 23rd devotional recording. And before anything else, let's pray. Father, we thank you for this day that you've given us. We thank you, Lord God, for your grace and your mercy that you've bestowed us, for the energy, the strength, the provisions, and the protection, Lord, that you've shown, that you've showered your people. We pray that as we study, continue to guide us, give us your wisdom and knowledge, and allow us, Lord, to understand the truth of your word through the illumination of your Holy Spirit. We thank you, Lord God. This we ask in the most precious name we pray. Amen and amen. Okay, we will continue on our text sa Book of James. Ang ganda kasi nung progression ng Book of James talaga, pero mag-skip lang tayo ng ilang chapter at gusto kong dalihin tayo dito sa chapter 5. Connected din to sa kabuuan ng konteksto ng James na naglalayon na i-reinforce yung mga values ng isang mananampalataya kay Kristo. So, sa verse chapter 5, James chapter 5 verse 7 to 12, or Santiago kapitulo 5 talatang 7 hanggang 12. Basahin ko po sa verse 7. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen that the Lord finally brought about what the Lord had finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Pagpalain pagbabasa ng salita ng Diyos. So, yesterday, we've studied kung ano yung implikasyon ng ating mga salita, kung paano tayo, kung paano natin iti-take yung disiplina pagdating po sa pagkokontrol ng ating mga sarili, pagdating po sa konteksto ng ating mga salita. At hindi lang sa pagsasalita, kundi pati na rin po sa ating pamumuhay. So we practice what we preach what we practice. Ngayon naman po, no, pag-uusapan naman natin kung ano yung parte ng karakteristik ng isang Kristiyano ng pagiging matiisin sa paghihirap, or patience and suffering. So sabi po sa verse 7, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's return. Bakit po? Babasahin po natin. Pinag-uusapan po dito yung mga pagsubok na maaring sapitin ng isang Kristiyano at maaring sinasapit na nung sinulat to ni Santiago sa mga mananampalataya. Nangalat sila sa iba't ibang lugar. At karaniwan po nung panahon na yun, kapag ikaw ay Kristiyano, kinamumuhian ka ng mga pagano, at hindi lang pagano kundi pati mga kapwa mo o yung mga Hudyo na ayaw kay Kristo, ayaw nilang aminin na sila ay nagkamali na patayin ng Mesayas. So, you are being persecuted in all fronts. You can suffer from many factors, nakedness, starvation, perilous travels, yung delikadong pagpunta sa from point A to point B sa mga travels nung araw. Grabe po ang danger sa pag-travel, hindi lamang sa land at sa maging sa karagatan, no. So yun ay isang factor na maaring nagko-cause ng suffering sa mga mananampalataya at that time. But moreover than that, isa sa pinakamalaking suffering na inabot nila is yung persecution sa kanilang pananampalataya. Here and there, sa panahon nila, nandun yung constant threat of being killed because of their belief, being ridiculed, being persecuted,
And yun po ang nangyari sa kanila. At bukod pa po doon, yung nabanggit ko kayo ng mga natural causes like yung kagutuman, yung mga delikadong bagay sa paligid, maaring yung ilan sa kanila kakalipat lang sa isang lugar, no? Kasi nangalat nga po sila at hindi sila ganun katanggap sa kailang kinalalagyan o wala silang masyadong kilala. So, hindi sila ganun ka-safe. Hindi sila ganun ka-secured sa kanilang pamumuhay. And idagdag mo pa yung spiritual hunger nila dahil sa mga pagkakataong ito, no? Talagang hindi kagaya ngayon na kumpleto na ang Biblia nung araw kung hindi sumulat si Santiago, paulit-ulit lang nilang binabasa yung ilang mga scriptures na meron na sila, no? Kaya lahat na ng factor meron ng or lahat na ng aspect nakakaranas sila ng suffering. Pero ang paalala dito ni Santiago sa mga naunang Kristiyano ay maging mapagpasensya o maging patient, yung long suffering. And ang sabi po dito, ang maging motivation ng patience ng isang Kristiyano in the midst of suffering, sabi, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Sa pagbabalik, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sabi sa verse 7b, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Ano po yung analogy, ano yung example na binigay dito ni Santiago? Yung isang magsasaka na kung saan hinihintay niyang magbunga. Magbunga po yung kaniyang mga itinanim. Hinihintay niya ng pasensyoso o nagiging matyaga siyang naghihintay sa pagdating ng ulan na kung saan makakatulong ito, hindi lamang yung para tubigan yung kanilang mga pananim, kundi it talks about yung length ng time. Yung merong kang pagtsatsaga, waiting for the result of your patience. Yung iyong pagpapasensya ay nagbubunga po. Ito ay nagbubunga ng ano? Balikan po natin sa James chapter 1 para maalala lang natin, no, ng mga nakaraang pag-aaral natin, nabanggit na po ito. Sabi po sa verse chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano pong sinasabi dito? Kung tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay o sa kanilang pamumuhay nung panahon na yon at implikasyon din sa atin, kung tayo nakakaranas ng mga sufferings, ano po ang inaatas sa atin? Tayo po ay magpasensya. Tayo po ay mga sipagtiyaga. Tayo po ay huwag paghinaan ng loob. Pagkat sabi po, ang pagtsatsaga po ay magbubunga ng pagpapasensya. Yung perseverance. At ang sabi, kapag yung perseverance nagbunga na, yung sinasabi po dito, ano po mangyayari? Tayo po ay magkakaroon ng tinatawag po ni Santiago na bunga na isa pong bunga ng pananampalataya, bunga po ng completeness, bunga po ng maturity sa ating pananampalataya na hindi na po tayo magkukulang. Ngayon po, sa mundong ito, hindi natin ma-achieve yung sinless perfection, sinasabi, o yung completeness in a sense na wala na tayong pagkukulang sa mundong ito. Ngunit ano po yung pinag-uusapan dito na makukumpleto tayo? Sa verse 8 po ng James chapter 5, sabi po, you too be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Ang pagbabalik po ng Panginoon, yun po yung ating ultimate completion, maturity, perfection, not lacking anything. Sa pagbabalik po ng Panginoon, dun po natin lubusang marirealize that we are complete in Christ. Hindi na tayo magkukulang. At ano po ba yung sabihin ng pagkukulang? Hindi lang yung merong kang kakulangan sa isang material na bagay. Ngunit ang pagkukulang po part po niyan yung transgression. Yung falling short
aspect of the glory of God. We are so inadequate in holiness, inadequate in our righteousness, kung babasihan lang yung holiness at righteousness natin, but we are complete in Christ. At kapag sa pagbabalik po ng Panginoon, we will be glorified, then the realization of perfection, of sinless perfection, the realization of yung tinatawag po na lacking nothing, perfection, ay dun po natin makakamit. Pero meron po ditong sinasabing warning. Sa verse 9 po, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. Ano po yung sinasabi dito? What does it mean to do not grumble? Tatandaan po natin sa history po ng mga mananampalataya, no? Sa history po ng mga Israelita, they keep on murmuring kay Moses in the wilderness. They keep on grumbling with each other. Pero dito, kakaiba na po kasi hindi na po tayo mga Israelita lang. Tayo po ay mga ligtas na, kagaya po ng mga sinulatan ni Santiago dito, na sila rin po ay hindi lang mga Israelita, but they are Christians. So what does it mean to grumble against each other? Balikan po natin sa James chapter 4, dahil doon po in-address ni James yung grumbling with each other. So James chapter 4 verse 11, ang sabi po, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speak against a brother or sister or judges them, speak against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. Ano pong sinasabi? Grumbling is tantamount to slandering one another. Hindi literal na pinapatay mo, you're slandering the person, but rather you are speaking of negative things against your brother. At hindi lang negative things, pwedeng totoo, no? Ngunit hindi mo naman kailangan ng sabihin. Dahil para saan? Para lumabas na ikaw ang tama at mali sila? Para lang maipahiya mo yung kapatid mo? Hindi po. Ano pong kailangan natin gawin? Kung may rebuke tayo, talk to the person. If you need to rebuke publicly, ano pong kailangan gawin? It should be gracious and loving. Do not slander. Isang madaling salita, yung pag-slander po, ito po yung patalikod. Yung hindi mo in-open rebuke yung kapatid, ngunit you speak against the brother or sister, effectively judging the person, hypocritically. Bakit po? Kasi walang chance para ma-scrutinize yung iyong, tawag dito, yung iyong judgment towards the people or yung accusation mo towards the people na or towards the person na iyong inaakusahan. So kailangan po, ano pong sabi? Do not slander one another. Do not grumble against each other. Ano pong warning? If you do that, you will be judged. Itong judgment po yung ito, ano pong judgment ito? Ito po ba yung terminal judgment? Ito po ba yung judgment ng papunta kang impyerno o papunta kang langit? Now, we have to understand na itong sulat po na ito ay para sa mga Kristiyano, para po sa mananampalataya. At kung ikaw ay Kristiyano, gaya po na sinabi ni Pablo, there's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na pong kondenasyon. Pero ano pong klaseng judgment ito? Ito po yung judgment na sinasabi rin sa Matthew 7, that the judgment you use against your brother will be used against you, pressed down, shaken together, running over. Yung paghuhusga na gagamitin mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, eh yun rin yung babalik sa'yo. Yun din yung gagamitin sa'yo. Sa madaling salita, you have to check first. Sabi, check mo muna yung troso sa mata mo. Baka nagre-review ka o baka slander ka ng ibang tao, slandering siya, hindi siya loving way to address an issue, eh ikaw rin pala yun ang problema mo. So you will be judged. At ang sabi po dito, the judge is standing at the door. Ano pong sinasabi? Ano pong ibig sabihin nito? The judge is standing at the door. Ibig sabihin po nito, ang Panginoon po ay hindi pinalalampas ang mga mali nating judgment. There's always a day of reckoning. Now, yung terminology po na ginamit na the judge is standing at the door is an imminent event, no? Na anytime pwede mangyari. Na if we are not being loving
if we are grumbling against each other, ano mangyayari po sa atin? Kung talagang tayo mga anak ng Diyos, we will be disciplined. At hindi po ito isang disiplinang tatawanan lang natin o kung ano man. This could be a severe discipline that we will not forget. Bakit? Parating ng Panginoon. Yun po ang imminence ng pagbabalik ng Panginoon. Na any moment nandiyan na siya. At kapag tayo ay hindi nagtino, sa ating mga pamumuhay, ano pong sinasabi dyan? You'll be caught off guard. Kaya bago pa dumating ang pagkakataon na yon, bago pa bumalik ang Panginoon, sabi, maglinis tayo ng ating mga damit. Let us be pure. Let us live a holy life. Let us make sure ng pamumuhay natin ay naayon din sa Panginoong Diyos. Now, in verse 10, sabi po, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Mga propeta po, example, they were prophesying in the Old Testament of the coming Messiah. They were able to see Jesus Christ face to face. Nangamatay na po sila, hindi nila inabot yung pagdating ng Messiah. But they persevered. They kept the faith. In verse 11, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. After binanggit sa verse 9 yung judgment ng Panginoon na maaring ipataw sa atin kung hindi tayo magtitino, nandun yung discipline, but God is reminding His people through James that He is rich in mercy and very compassionate. Apong pagpapakita nito, that when we persevere in our faith, when we face suffering in our perseverance, it is the Lord who strengthens us. It is the Lord who preserves us. Kaya kung nandun man tayo sa pagkakataon na mag-murmur tayo, anong kailangan gawin? Balik ka sa James chapter 4. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Humble yourself before the Lord, and he will raise you up in due time. So in verse 12, above all my brothers and sisters, do not swear, but not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no, otherwise you will be condemned. Pag nakita po natin dito, bakit parang naligaw, no? Naligaw yung verse na to sa konteksto, parang hindi siya makakonect, no? Sabi bigla na huwag kang susumpa. Kung ikaw ay susumpa, kung ikaw ay sasagot, let your yes be yes and let your no be no. Ito po ay hinango po sa turo ni Kristo in the Sermon on the Mount. In Matthew chapter 5, sabi po sa verse 33, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is by God, it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair, white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Bakit po ito yung kinukot ni Santiago o ni James sa context po ng patience in suffering. Bakit po? Because when we start our progress or when we start persevering in our faith, no, nung tayo na born again, we don't need to be extra passionate in keeping the law by proving it through oath. Yung nagsasabi tayo ng mga walang katuturang, Lord, pagka ganito, ganito ang gagawin ko. Pagka ganyan, ganyan ang gagawin ko. Yung iba, naalala ko, no? Pastor, pag-pray mo lang ako pag ako nakapag-abroad, susuportahan ko simbahan. Yung mga ganong klaseng panalangin. At yung pastor naman, pinanalangin naman. No? Binigyan siya ng, naging accomplice pa sa isang pangako na hindi naman talaga na-fulfill. Pero ang pinaka-tinututukan po dito ay yung kabaliktaran po nung pagsumpa
by heaven or by earth or by anything else na ikaw ay mako-condemned. Ano po yung kabaliktaran nun? Salvation. So, if you will not be condemned, if you didn't swear by heaven or by earth or below the earth or anything under heaven or in the heavens, ano pong sinasabi dito? Kung tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya, magpatuloy tayo, hindi dahil sa ating sariling gawa. Hindi sa ating sariling lakas. Hindi dahil sa commitment natin. Let your yes be yes and let your no be no. If you say yes to Christ, then keep at it. Keep at it. Magpatuloy sa pananampalataya. We cannot be double-minded. Hindi tayo pwedeng yes ako ngayon, bukas hindi na ako yes sa Panginoon. Or yes Lord, talagang maglilingkod ako sa iyo, sasamba ako sa iyo. Ang dami ng sinabi. Dumating lang yung suffering, dumating lang yung trouble, dumating lang yung persecution, kanya-kanyang iskyerda na, kanya-kanyang talikod na sa Panginoon. At ano pang katumbas nun? Condemnation. It's as if you're placing your confidence in your words. Hindi po ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Rather, we place our faith in the finished work of Christ and in the power of His word. Sa kanyang salita lamang, hindi sa ating salita. Sa kanyang salita lamang na nagsabi that whoever believes in me will not perish but have an everlasting life. Those words are enough for us to persevere. Those words are enough for us to say, yes, Lord, I will continue in my faith. You don't need to say promise. You just say, yes, Lord. And that's enough commitment. Hindi natin kailangan i-spiritualize sa mga bagay-bagay. Bakit po? Dahil hindi naman tayo ang nagpe-preserve sa ating paglakad sa Panginoon. The reason why we will not end up in hell is because Jesus Christ is interceding for us. The Father has hold us into the palm of His hand, and also the Son and the Holy Spirit is our zeal. Siya ang ating earnest na kapag bumalik ang Panginoong Hesukristo, siya ang tatak upang tayo ay kuhain niya. Ganun po. Let your yes be yes and let your no be no. Mas may respeto pa nga ako doon sa mga tumatanggi talaga sa Panginoon kaysa magpo-profess ng pagiging Kristiyano o pagsunod kay Kristo at kalagitnaan bigla silang tatalikod sa Panginoon. I would rather speak, talk to a person na honest sa kanyang paglakad kasi mas madaling share ng gospel kaysa sa isang self-righteous na tao na sasabihin niya, mangangako siya or ipapakita niya yung fastidiousness ng kanyang pananampalataya, quote-unquote, pananampalataya, but at the end, siya pala yung unang-unang tatalikod sa Panginoon. Gaano karami na yung tao na nakita natin ganyan? Biglang imit. Akala mo talagang mahal na mahal ang Panginoon. Akala mo talaga na, Lord, talagang sold out ako sa'yo. Iba, very emotional about their commitment sa Lord. Pero pag dumating na yung mga pagsubok, and minsan yung pagsubok, iniisip natin, mga pangit lang na bagay, mga bagay na nakakasakit sa atin, nakakapagpahirap ng buhay natin. Hindi po. Minsan, ang pagsubok o yung testing o yung trial, sa pamagitan din po ng mabuting bagay sa paningin natin. Nagkatrabaho lang, nagkaroon lang ng kasintahan, nagkaroon lang ng opportunity na umasenso sa buhay, nakalimutan na ang Diyos. Let your yes be yes and let your no be no. And if you will say yes to Christ, He will preserve you. All you have to do is to manifest the fruit of the Spirit, which is patience. Patience in suffering. And take heart, the Lord is near. Hindi na tayo magtatagal dito. Noon, sinasabi na to ng maraming tao, no, palapit ng palapit ang Panginoon. Eh, kailan ba talaga darating? Masasabi lang po ng salita ng Diyos, He is coming soon. So let us live our lives as if we are living tonight. Live like we're living. Upang tayo ay kakitaan, kabanalan ng Panginoon. Brothers and sisters, take heart. Jesus Christ is for us. He will preserve us. So be patient in our suffering. Thank you so much and let us pray. Father, we thank you, Lord, sa inyong pong power that preserves us.
your grace and your mercy, your grace that is sufficient for our weaknesses, na sigurado kami, Panginoon, hindi mo kami bibiguin. Sigurado kami, Lord God, na makakapagpatuloy kami sa paglakad sa iyong kalooban, hindi dahil sa aming sariling lakas, but through the power of your Holy Spirit, through the power of your word. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, continue to preserve us and keep us in your fold, sa inyo pong kawan, Panginoon, dahil alam namin na hindi nyo kami bibitawan at pababayaan. Maraming po salamat. Patuloy nyo kaming gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, brothers and sisters.